Dakilang biyaya pangako niya'y sumilay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Jeremias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayan na makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hinihingi nila kay Sara ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Isra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon nang panahong si Moises ay kinuha ng mga Isera ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at ang pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entibladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Isra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nung buksan nila ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga ng tao na dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon ng iyong Diyos. Wika ni Jeremias at ni Ezra at ang mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga nang sinabi nila, Huwag kayong umiyak,
wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroroon. Sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalang-galang at dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao inaliw ng mga Levita at ipinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo sapagkat sa araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang, kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa ang mga ito na ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihay lugod nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tayo bagong buhay. Yaong kanyang ang mga batas ay pinagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang na Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid hatulan. Kapag siya'y humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong ialay, ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito'y dalisay na malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. At sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o pangyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito.
Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Mananatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Lalo't higit sa mga first-timers o mga bago na nagkaroon ng pagkakataon makadalaw at makabisita dito sa Pambansang Dambana. Meron po ba mga first time dito? Ayun, yan. Palakpakan naman na po sila, no? Sana hindi ito yung una at huli ninyo pong pagbisita. At dahil ang karamihan sa narito ngayon ay may mga daladala at bitbit na mga padalangin at intensyon na sa pamamagitan ng ating minamahal na Santo Padre Pio ay magkaroon ng kadugunan, no, kasagutan, yung mga inilalapit po natin. Maaaring maghihintay pa tayo ng ilang panahon sapagkat huwag palagi nating ipipilit yung kagustuhan natin. Hayaan natin ang kalooban ng Diyos that through the intercession of Saint Padre Pio ay magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito. Maging sakit man ito o mga pangailangan natin sa ating buhay, sa mga relasyon, ay hayaan natin na may pagkaloob ng Diyos sa kanyang oras at panahon. So kahapon, kung matatandaan ng mga nagsimba o nasa online, ang ating mga pagbasa, lalo na sa ating ebanghelyo, ay nakatuon kung paano tayo nga ba makasusunod sa ating Panginoon. Malaking hamon, gaya ng aking nabanggit kahapon sa aking refleksyon, na kaming mga pari, mga misyonero, mga madre, no? Masaya ako na nakita ko yung aking isang kaibigang madre na palaging dito kami nagtatagpo sa Pambansang Dambana ni Padre Pio. Hindi kami nagtatagpo sa aming mga mission na community sa Cebu. Pero palagi kaming nabibigyan ng pagkakataon ni Sister Pemi na magkita kami dito sa Pambansang Dambana. Kaya sabi niya sa akin kanina, ano kaya gustong ipahiwatig ni Padre Pio? Sabi ko nga, ay taga rito tayo. Ikaw taga rito San Pedro, ako naman taga Balete. Pero may mga paraan ng Diyos, no, na sa isang magkakilala, magkaibigan, gumagawa ng iisang adikain yung aming misyon na magpatuloy sa pagsunod sa yapak ni Jesus. Nung nangailangan ng aming mga community, nagkita kami dito sa Padre Pio. Nung kami ay sinalanta ng bagyo ni Odette last year o nung nakaraang taon o last year, ay dito kami pinagtagpo. At napaka-generous ni Padre Pio. Binigyan kami para maipagpagawa at makapagbigay doon sa mga tao na aming pinaglilingkuran sa Cebu, no? Si isa sa may school, sa may bandang Mactan. Ako naman ay nasa may Talamban, no? Malapit sa San Carlos. Kaya ang Diyos may mga plano sa mga kagustuhan nating mangyari na hindi lamang mga pansarili. Kaya yan yung hamon sa atin ngayon. Kung kahapon, maraming burdens, maraming challenges,
maraming pagsubok kapag tayo ay nagnanais na sumunod sa kanyang kagustuhan o sa kanyang yapak. At ngayon, kadugsong lamang ito nung ating ebanghelyo kahapon. At ngayon, hinahamon naman tayo kung paano nga ba tayo o paano ba natin matutulungan ang ating Panginoong Hesus para sa kanyang misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Alam niyo mga kapatid, sa ating mabuting balita ngayon na hango pa rin kay Lucas, ay pumili ang ating Panginoong Hesus ng 72 disciples. At sinabi niya na may meron silang malaking gawain para sa kanilang misyon. At sinabi pa ng ating Panginoon na kokonti lamang, there are only few, kumpara sa napakaraming tao na pagpapahayagan ng mabuting balita. At hindi yan nalalayo sa buhay naming mga reliyoso, mga madre, mga nagpapari, o kahit anuman na denomination na piniling magpahayag ng salita ng Diyos. Pero ito po ay hindi lamang natutuon sa mga katulad namin na pari o religious, sapagkat ang bawat isa ay tinatawag sa misyon na may pagpatuloy na magpalaganap ng kanyang mabuting balita sa abot ng ating kakayanan at magagawa. Kaya wag pong sasabihin na kami lamang mga pari, mga madre, o yung mga laiko na tumutulong sa simbahan ang maaaring magkaroon ng pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi hanggang sa panahong ito po, mga kapatid, maaaring iilan na lang talaga ang nagkakaroon ng pagkakataong magpahayag ng ating ebanghelyo. At lalo ng kokonti na lamang yung nagpapahayag at nagsasabuhay sa kanilang mga ipinapangaral. Kahit pang batid nating halos bilyong tao pa ang lubhang nangangailangan upang marinig ang mabuting balita ng ating Panginoon. Alam niyo, tunay na umaasa ang napakarami na makarinig ng salita ng Diyos, at marami ang hindi nagkakaroon ng pagkakataon na marinig ang mga salita ng Diyos para sa kanila ay magkaroon ng kahit papaano'y pagbabago sa kanilang mga buhay. Dahil malinaw ang sinasabi sa ating ebanghelyo, kokonti na lamang amang gagawa sa bukirin, sa ubasan ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters, ano po ba ang maaari nating gawin tungkol dito? Mananatili na lang ba tayong laging nakaupo, nakatunganga, nakatambay sa ating mga tahanan o kung saan man, nakatunganga at nananatili sa ating mga comfort zones at walang balak na gumalaw upang sa ganoon makapagbahagi man lang tayo sa misyon na gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus? Sa mga panahong ito, malinaw, ito yung era ng high-tech communication at iba-iba pang social platforms o social media. Hindi na natin pwedeng sabihin na kailangan pa natin ng face-to-face, F2F, na vocal preaching na katulad na ginagawa namin sa ngayon. Sapagkat totoong napakabilis na ngayon na magpadaloy ng mga salita ng ating Panginoon kung marunong tayo at nagbibigay tayo ng oras at panahon na itong pangangaral at pagpapalaganap ng salita ng Diyos, yung mabuting balita sa pamamagitan ng mga social media gamit ang ating mga gadgets gaya ng cellphone, computer, laptops at iba pa. Bakit hindi natin gawin
na sa halip na ang ipopost na lang palagi natin sa Facebook, sa Instagram, pagre-reels, pagti-TikTok, bakit hindi natin subukan? Ang ipost naman natin ay something na may kinalaman kay Jesus tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Bakit ang marami sa atin mas nag-i-enjoy talaga na i-post? Of course, I have nothing against with it. No? Mag-post ng kanila mga selfie, feeling blessed sa pagkain, sa pamamasyal, travel dito, travel doon. Pero pag-uwi sa kanilang bahay, andito na ang sangkaterbang bill, naniningil, dahil utang pala, no? Ang ipinagpasarap, ipinamasyal, hinahabol ng mga taong pinagkakautangan. Although, malaking challenge yan para sa marami. Lalo na kung ang kanilang nagiging source of income na ngayon, kahit patambay-tambay lamang, ay yung pagpo-post na kung ano-ano, sa Reels, sa TikTok, at sa kahit ano pa, no, sa YouTube. Pero mga kapatid, bakit hindi tayo gumamit ng mga makabagong pamamaraan na ito upang may palaganap natin sa ating maliit na pamamaraan upang sa ganoon may pahatid natin sa ating mga kapatid, lalo na sa mga tao na hindi alam kung ano ang pagiging Kristiyano nila. At kung sakali na magagawa natin ito ngayon, nakasisigurado ako na magiging tunay tayong followers of Christ. Nakasisiguro akong magiging tunay tayo na tagasunod ni Jesus na nagpapalaganap sa kanyang misyon, nagpapatuloy na ipalaganap ang salita upang sa ganoon mamulat at maisabuhay ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Yes, challenge ito sa bawat isa sa atin. Pero hangad ito ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng katiyakan na totoo tayong tagasunod niya. Maipakita din sana natin that we live what we preach. Na isa sa buhay natin kung ano yung ating ipinapangaral. Kung tayo'y namumuhay at nagsasalita tungkol sa simpleng buhay, makita sana kung paano tayo mamuhay ng simple. Kung nagsasalita tayo at nangangaral tungkol sa pagpapatawad, forgiveness, mauna tayo, marunong tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Mahirap mangaral sapagkat magre-reflect ito sa kung ano ang ating naisasabuhay. Pero yun ang dapat. Maraming pagsubok, maraming pangungutya, na kahit ang ating pagsisimba, na minsan na hindi natin nagagawa na palagian, maraming nakaabang para sa atin. Lalo na, pupunta ka kay Padre Pio, ang layo ng lugar mo, ng bahay mo, ng probinsya mo. At yung mga tao na palaging binabantayan ka sa iyong mga kilos at mga gawain, konting pagkakamali mo, ang ibubuntun ka agad sa iyo, ang masasabi ka agad sa iyo, yan yung tao na dumadayo pa kung saan-saan magdarasal at magsisimba. Pero pagdating sa bahay, ganun naman ang pag-uugali. Masamang kapitbahay. Hindi ganun ang inaasahan ng Diyos. Hindi sapat ang pagrosaryo mo, pagdarasal, pagsisimba, pagnunubina, kung hindi naman natin naisasabuhay ang mga salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain. So my dear friends, sa araw na ito, inaasahan tayo ng ating Panginoon Diyos
sa kanyang manggagawa na maging manggagawa sa kanyang ubasan. Upang sa ganoon, ang lahat ng anumang pangailangan natin ay maaari niyang may pagkaloob sa atin ayon sa kanyang kagustuhan at panahon. Malaking misyon yan na magpatuloy sa hinihingi sa atin ng Diyos. Pero bilang isang Katolikong Kristiyano, yan ang higit na inaasahan sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi lamang sa amin nakatuong mga pari relihiyoso ang mag-evangelize, ang magpakalat ng mabuting balita. Ikaw, kayo, tayong lahat, inaasahan ng Diyos na ipagpatuloy ang misyong ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kaludan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos, sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawala'y sa aking bilin, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, papasa. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwisa lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingang nasa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Siya po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga announcement. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan.
tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Mangyaring pakihawakan ang inyong mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Muli, magandang hapon po sa kanilang lahat at mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga tahanan. Salamat po. Puso namin ay handog, ihatid mo kami sa langit, sa mang mapag.